Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Anyway, for clarification lang, eksena to talaga sa backstage. Ito yung parang before mag-start ang isang event or sa press con, of course, nasa labas muna sila ng venue at ginanawa nga yung press con sa Luxent Hotel dyan sa Maytimog. Of course, press con ito na maging sino ka man ang bida ay sina Barbie Fortesa at David Licauco. So ganyan nga ang eksena, ganyan ang mga ganap sa backstage at makikita mo kung paano magchikahan ng mga artist. Of course, Jean Garcia na kumakaway, si Mikoy, and nakita natin kanina si Juanjo Trevino, and of course marami pa. So mamaya makikita pa natin kung sino. Kailangan kasi may describe ko sa inyo kung mga eksena. Ayan si Jean, very close kay Mikoy, at saka si nakakaaliw din si Juanjo. Talagang machika rin siya. Pero again, for clarification, backstage scene ito, hindi ito stage siya. Kumbaga hindi ito pinorject. Of course, ayan na, dumating na si Barbie at si David. At noong una kasi, hindi ko na medyo nakunan kasi marami ng tao. Magkatabi silang dalawa, and then eventually, of course, si David inayusan ng kanyang handler or ng kanyang team, and of course si Barbie natira dito. Maraming lumalapit kay Barbie. Ayan, so tuwan-tuwa na naman ang lola niya talaga. Ang bagets, very ano yan eh, very ma-PR talaga siya, yung ganyan siya, very jolly. Talagang palabate, hindi pwedeng hindi siya babate. Of course, mahaba-haba na rin kasi naman ang pinagsama namin la Barbie. Bata pa lang siya, nakilala na namin siya. So kung makikita nyo rito, hindi sila Barbie at David yung typical na love team na talagang pag maraming tao, kailangan lagi sila magka-holding hands, magkahawak, talagang kailangan naglalambingan sila. So si David, nakikita nyo medyo malayo nga siya. Kasama niya yung kanyang mga tropa, like sila, ayan sila Juancho. Habang si Barbie naman ay nandito sa side na ito. Ayan, so super chika si David kila Mikoy at sa iba pang ka. Si Barbie ay may sarili ring mundo, super chika. So ganyan ang na-witness ko talaga sa kanila. Hindi sila yung nag-stage talaga yung kailangan. May mga reporter, may mga vlogger, may mga fans, halika maglambingan tayo. Hindi sila. Kasi ako sanay na ako sa ganyan yung nakikita ko yung mga tandem, mga love team na kailangan talaga pag nasa public sila or nasa isang event sila, kailangan lagi silang magka-holding hands. Kailangan talaga gumagawa sila ng eksena. Ito isang bagay na nagugustuhan kay Barbie. Tignan mo, ang dali-dali niyang lapitan. Kung tutusin yung mga lumapit sa kanya, hindi yan mga hindi yan part ng press con. Talagang, dahil sa Luxent kasi, maraming event maraming iba't ibang klase ng event yan. So, makikita mo talaga, pinagbibigyan ni Barbie. And of course, ayan, nakita nyo, may pictorial before sila tawagin isa-isa. Ito si Direk Enzo Williams, napakagaling na director. Of course, si former governor E.R. Ejercito, and of course si Jerry Craval, diba, mga action star. So sabi nga pala ni E.R. 40 years na siya sa business. So ayan, at si Jerry kay 90s nga naman pumasok. So ganyan muna ang preparation. Of course, Jean Garcia ang mag-ina sa series na ito, maging sino ka man. Alam niyo ba, napakarami na palang pinagsamahan talaga ng teleserye itong dalawang to. So, kaya super chika na sila, super close. Kaya sabi nga ni Jean, very personal ang relationship na kay Barbie. Kasi bata pa lang talaga, nakasama niya na si Barbie. Di ba nga, yung isa nga sa mga teleserye nila, talagang sagana sa pambubugbog, sampal si Barbie kay Jean Garcia. Ganon ang mga nagiging role nila. So, ayan. So, kung titignan mo, talagang very close nga sila, no? Yung si Barbie kasi madaling pakisamahan eh. Lahat ito, lumalapit sa akin si Jean Garcia. Ayan, para bumeso. Of course, natawag sa amin ni Barbie ay OG, yung mga original nga naman na or siguro mga veteran na talaga, mga batikan. So, kung mapapansin nyo, ayan, si Barbie nakatayo. Si David ay, ayan, mga nagpinik-picture. Si David ay nakaupo lang doon sa isang sulok. So, kumbaga, sila eh, pag may kanya-kanya rin silang mundo, hindi sila nagpo-project na kailangan sweet na sweet sila. Ayan, so, at saka si Barbie siguro meron siyang moment na ganyan eh. Anyway, kausap naman niya yung kasama. Tinatawag ni Jean Garcia si Barbie para umupo doon. At sabi ni Barbie, okay lang siya nakatayo. So, ayan. O, diba? But anyway, ang ganda-ganda ni Barbie. As always, lagi naman maganda si Barbie. So, wala naman duda. Ito na yung tinatawag na isa't isa. Ayan na. So, yun. Montik pa, no? So, eto na,
actually parang naka-line up na sila dyan kasi any moment, in a few minutes, ay tatawagin na sila isa-isa sa event. Ayan, si Jean, ganda-ganda kay Jean ngayon. Ano? Actually, nga, katulad nga nung sinabi ko, si Jean parang hindi talaga tumatanda. Sabi ko nga parang may pagkabampira ang babaeng ito kasi nasaksihan ko na ang karir niya mula pa noon eh. Tapos kaya nagulat, hindi, nakikita ko siya ngayon, ayan pa rin eh, yung ganun pa rin. Kasi yung mga kasabay, to be honest, medyo ang laki na ng itinanda. Pero si Jean talaga bongga, panalong-panalo, hindi siya, hindi mo makikitaan ng parang kung ilang taon na siya ngayon. Hindi, syempre ko na tinanong, although alam ko naman yung age niya, pero alam naman natin kung saan siya nag-start, nag-Dad's Entertainment, nag-GMA Super Show, lahat-lahat ng mga ganun show, diba, napunta sa ABS-CBN, ayan, o, diba, bong-bong. So, ayun na, nakilala rin sa mga teleserye sa ABS. So, ganyan lang ka-happy sila. Kaya nga nakakaano yung pag inintriga mo sila, na kaya siya ganyan sila, parang ikaw na mahihiya eh. Kasi makikita mo, okay na okay naman sila. Tapos, of course, hindi ko alam kung anong iisipin nyo dyan, pero eto na nga, lumapit na si David, kaya siguro tapos na ang kanilang me time, di ba? So, ayan na naman silang dalawa. Kaya pictorial, kasi marami na namang, kumbaga, nagre-request ang lahat for pictorial sa kanilang dalawa. So, nakita nyo yung difference eh, pag obliged na, kumbaga, pag tinawag nyo sila for, halimbawa, pang ganito na, mag-pictorial na tayo, or mag-picture-picture, automatic sila, hindi. Pero, just the same, alam mong very, unique, kumbaga, casual na casual yung mga kilos nila. Genuine siya, hindi siya yung parang, again, uulitin ko, kasi sanay na ako sa pagko-cover ng mga gantong event, na sa simula pa lang, talagang parang pukpuka na, aral na mga gagawin, sasabihin ng mga artista na kailangan, o mga kilos nila, kailangan ganito sila kalambing, kailangan hindi sila maghiwalay. Pero sila, etong dalawa, parang, alam nyo yung parang, to be honest ha, magkaibigan eh. Yung parang, okay, doon ka muna sa kabila, dito muna ako sa kabila, dito muna ako. And ganyan sila, meron silang understand, kumbaga, naiintindihan nila yung mga situation na gano'n. At eto na nga, isa-isa na silang tinatawag, tatawagin na si Barbie at si David. At kita niya, of course, ayan na muna, inuna muna siyempre, ang isa sa mga kontrabida. And ayan na, prepared na sila, kita niya, diba, automatic. Alam nyo, to be honest, iba rin kasi talaga yung tandem nila. Parang meron silang glow. Pag magkasama sila, they look good together eh. Talagang parang instant, nagkakaroon yung rapport, yung chemistry, biglang lumalabas. Sumisingaw, at lumulutang silang dalawa. So, parang ganun. Although si, syempre, di ba, si Barbie naman eh, marami nang nakapartner. At si David din naman, marami na rin nakapartner. Pero kaya lang talaga, iba pag pinagtabi mo sila. Hindi ko alam, may certain magic talaga silang dalawa. At yun nga siguro, ang reason kung bakit gustong gusto sila ng mga fans, na kahit na nga, gusto rin nila na magkatuluyan, maging si Barbie at si David. At sa mga interview ko sa ibang vlog ko rito, nakita nyo naman na kung paano sinagot ni Barbie yung mga ganon. So, anyways, ayan, di ba? So, ano pa rin eh, ako, kasi hindi ko kasi type sa love team yung nararamdaman ko kung put on lang eh, yung talagang nag-effort sila because they gusto nilang maging news, gusto nilang mapag-usapan sila, yung mga ganong tipo. But in this case, talagang screen partner sila, TV partner, ganun ang dating niya ng dalawa. At hindi sila nagpo-project na kailangan kasi mas mahirap guys yung pinapaasa ang mga fans. Sa totoo lang, at isa sa mga nakita ko ngayon kay Barbie at David, hindi naman sila paasa eh. Hindi na sinasabi, hindi sila nagsasabi sa mga fans nila na, eto kami, na sweet na kami ngayon, maghintay-hintay lang kayo, ganyan, na malaki ang possibility. Kasi lagi nilang sinasabi, like si David, sinasabi niya kung gaano ka, taas of course, ang respect niya for Jack Roberto. And then, ganun of course din naman si Barbie, may mga moment talaga, like ito, kung pwedeng hindi pag-usapan si Jack, hindi pag-usapan. Kasi nga, promo ito ng kanilang teleserye, maging sino ko man. Naalala ko yung sinabi ni Barbie sa interview sa kanila. Parang minsan sila kasi pinaghirapan nila yung project nila, pero laging ang pinag-uusapan ay yung tungkol sa selos-selos. Parang, what happened? Ano nangyari sa pinagpuyatan nila, pinagpagura nila, yung bakit hindi yun ang nakikita? So, but anyways, ayan, maganda to. Very 100% ang attendance nito, kahit na medyo, alam naman natin, bumabagyo ngayon, ang lakas ng ulan, di ba? Parang bumabaha na nga sa ilang parte ng Metro Manila, pero talagang hindi na
atras hindi umurong ang press conference na ito. Pero guys, ayan lang for clarification again, sinasabi ko lang, eto, yan ang mga ganap sa backstage. O ganyan si Barbie at si David. So kung ako rin talagang, kung ikaw rin si Jack Roberto, wala ka rin pagseselosan eh. Hindi ka talaga magseselos because alam mo yung, alam mo eh, malaki dapat ang tiwala mo talaga sa girlfriend mo. Of course, sa kapartner niya kay David na wala silang ginagawang something off camera. So, kaya nga ganon. Pero siyempre, alam ko naman may mga fans na hindi yun ang nagugustuhan nila. Mas gusto nila na Barbie and David na talagang kailangan todo lambingan, todo harutan, todo yung very physical. Pero sa kanila, ang maganda rin, mapapanood mo yung mga ganong eksena sa on-screen, yun nga yan, sa TV screen. Sa harap ng camera, makikita mo silang ganon. Pero backstage, off-cam, hindi na sila ganon eh. So, ayan, kaya, well, ano man ang sabihin nila, kaya siya sabihin nilang parang, yun nga, no, parang hindi sila masyadong satisfied na bakit ganon. Pero, let's face it guys, mas maganda na yung ganitong tandem, yung hindi nagpapaasa ng mga fans, mas maganda na yung ganito na habang maaga pa, hindi sila yung tipong, mas pangit kasi kung pinipilit na yung sarili nila na kailangan maging sweet, maging close sila. Ang totoo naman ay hindi. So, ayan, di ba? Ganun eh. Kaya mas maganda. Kaya talagang lumalabas na natural yung tandem nila. Because, hindi nga put on eh. Kung ano lang, what you see is what you get sila. Kung ano siguro, pagharap na, pag press conference na, iba na ang mga kilos nila. Of course, promo na yon. Pero pag hindi naman promo, nasa likod lang naman sila ng camera, at yun nga nasa backstage, hindi nila kailangan mag-pretend, mag-project na there's something going on between them. So, yun. So, yun na muna. Ayan, mga executives ng GMA 7 na sinabi nga, Maria Clara at Ibarra pa lang nung nagsimula yan, nakita na nila tong project na dito at pinagandaan nila. So, yun na muna for now. Maraming salamat sa patuloy nagsusuporta sa aking YouTube channel. And of course, paki-subscribe at paki-click ang notification bell para mas bongga. Ngayon lang uli ako nag-request sa inyo. Please, paki-share, paki-like at mag-comment.